Muldura na design ng bahay na gawa sa hardy flex at metal furring? Paano kaya gagawin iyon? Pwede kaya? Tubular na 2x2, pagkatapos lalagyan natin ng metal furring para magmukhang kongkreto ang sukat nito? Paano gagawin iyon sa mga hardy flex na mga bahay? At ano yung mga advantage ng paggawa ng bahay na steel framing? Ang lahat ng iyan ay pag-uusapan at ipakikita ko sa inyo dito sa video na ito. Welcome sa part 2 ng pag-renovate ng half concrete, half drywall dito sa bahay na ito. Ito na nabubunan natin yung mga frame na paglalatagan natin ng hardy flex. So ito ay gawa sa channel bar. Yung mga channel bar naman ngayon, yun yung pinaka main ng tibay nito. Tapos tinugtungan natin ng mga tubular. Tapos sa baba naman is 2x4. Ayan. Kasi yung lapad ng gagawin natin kapal ng drywall is 4 inches. Makapal yun mga ideas at mas matibay. So 2x2 naman ang ginamit natin dito para mas makatipid tayo sa materyales. Pero yung tibay nito is matibay pa rin. Dahil gagamitan na natin ng metal furring, ayan, yung mga dugtungan nito. So halimbawa, ito ay 2 inches at 4 inches yung magiging kapal. Metal furring na po yung gagamitin natin dito. Okay, di ba? Para hindi na rin mapamahal masyado yung nagpapagawa sa materyales dito. So halimbawa natin dyan is yung makikita nyo doon, metal furring na po yun, pero tagtad po ito ng tubular at maganda yung pagkaka-welding din nito, kaya matibay siya, matibay na yung framing niya. Ngayon naka-order na tayo ng gagamitin natin yero dito, rib type, box gutter rib type, at orange yung gusto ng may-ari na kulay ng bubong itong yero. So bago tayo magkabit ng hardy flex dito, tayo po muna ay magkakabit ng mga yero para hindi mabasa kung sakaling umulan. Makikita nyo na rin yung shape dito ng 120 by 120 na bintana. So ang kapal naman nito ay 4 din. So halimbawa na lang is ito, dinoble natin dahil ito natin ikakabit yung bintana. Yung bintana natin is sliding window. Yan ang gusto nilang design. Marami na ang gumagawa ng ganitong klase ng paggawa ng bahay, ang paggamit ng steel framing sa pagbuo ng mga structure katulad na lamang ng bahay na ito. Madalas din ginagamit ang ganitong pamamaraan ng pagpapatayo ng bahay o mga gusali dahil sa mga advantage na meron ito. Ano ang mga advantage ng paggamit ng steel frame sa construction? Pag-usapan natin yan mga kaidiyas. Siguradong pinagpipilian ninyo kung anong klase ng bahay ang gusto nyong ipatayo. Kung steel framing nga ba o yung paggamit ng konkreto. O kaya naman wood kung yun ang gusto ninyo. Sa video nito, pag-uusapan natin ang advantage ng paggamit ng mga steel framing kumpara sa ibang pamamaraan sa construction. At balay mo, matulungan ka nito na makapili ng pamamaraan na gagawin mo sa pagpapatayo ng bahay. Okay, huwag na natin patagalin pa. Ano ang advantage nito? Una, yung tibay at yung kanyang durability kumpara sa concrete o kaya naman sa mga kahoy. Dahil ang structural steel, mga kaidiyas, ay mas matibay kumpara sa mga kahoy kaya konkreto. Dahil na rin sa ito ay mas magaan ng 30% to 50%. At yan yung dahilan kung bakit mas matibay ito kaya sa paggamit ng mga traditional na mga kahoy. Pangalawa, madaling ikabit. Mas mabilis ang trabaho sa paggamit nito kaya mas makakatipid ka sa labor. Pangatlo, fire resistance. Ang steel frame mga kaidiyas ay resistant sa apoy. Tinutulungan nito ang isang building na hindi kumalat ang sunog kung sakali mang magkaroon. Pest and insect resistant. Nakakatulong din po yung ganito para hindi pamahayan ng mga insekto ang inyong mga tahanan na kung saan problema ng mga bahay na gawa sa kahoy. Maliban na lang kung ito po ay nalagyan ng treatment bago ikabit.
Okay, panglima, moisture and weather resistant. Yung mga bakal na ginagamit sa mga steel framing, mga kaideas, ay may coating na ng mga zinc na nakakatulong sa structural na mas maging immune sa epekto ng weather tulad na lamang ng pagtag-ulan o kaya naman pagtag-init. Siya nga pala, mga kaideas, bago po tayo maglagay ng mga drywall gamit yung Hardiflex, tatapusin muna natin i-install yung mga roofing natin at saka ng mga gutter, mga flashing para maprotektahan yung ating mga drywall kapag nagkabit na tayo. Kasi pag naabutan to ng ulan at nabasa, maaaring masira yung ating Hardiflex dahil lalambot ito. Okay, mga kaideas, heto na po, mag-i-install na tayo ng Hardiflex para sa drywall natin. At heto po yung gagawin natin. Ikakabit natin to gamit yung 5x32 by 1/2 na rivets. Ayan, nakakonekta po yan sa mga 2x2 at mga metal flooring natin. Kaya mas matibay yung drywall house na to. O, diba? Ito, mga kaideas, drywall. Gamit natin Hardiflex na 1/4. So, makikita dito, half na concrete, tapos yung iba na, puro na Hardiflex yan. 4 po yung kapal nito ng ating ginamit. Yan, para parang nahalo blocks yung kapal niya. Bali dito, kailangan meron tayong spacing ng mga ganito para sa paglalagay ng epoxy para maiwasan nating magbitak ito kapag nagpintura. Dito naman sa dugtungan, maglalagay tayo ng moldura dito para maitago yung pinagdugtungan at para makaiwas na rin po, mga ideas, sa pagpasok ng tubig dito pag maulan. O, diba? Lahat po yan, lahat ng dugtungan na yan, may moldura yan. At makikita nyo yung finish yan dito sa screen. Ganyan po yung magiging itsura niya pag natapos natin to. Yung bintana natin, 120 by 120. Bali, tatakpan pa natin to ng Hardiflex ito para malinis. So ngayon, halatang kalahating Hardiflex pa siya. Pero pag napinturahan na po natin to, magiging parang konkreto ito. Pero yung tibay nito is matibay, mga ideas. Dito rin sa loob, bali nakalahati na, naka-eskwala na tayo.
Yan. Nakabang na rin yung mga linya ng kuryente natin. Bali, ito yun. Nag-abang na tayo doon. Ayan. Para ready na kung sakaling magkikisumi na tayo dito, handa na. Kung sakaling manggagawa kayo ng drywall, ang pinakamagandang gagamitin na sukat ng ating Hardiflex ay 1/4 dahil mas mapapalubog natin yung mga ulo ng rivets. At hindi lang yon, mas matibay yung drywall natin kung mas makapal kumpara dun sa mas manipis. Mga ideas, maliit lang yung gap ng presyo ng pinakamanipis sa paggamit ng mas makapal. At makikita nyo dito mga ka-ideas sa loob na malapit na nating matapos yung drywall natin. Ayan. At kung titignan mo, parang konkreto ang itsura niya dahil 4 po yung kapal ng ginawa natin sa drywall. Kaya pag pininturahan natin to, hindi mo mapapansin na ito ay gawa sa Hardiflex. O, diba? At makikita nyo rin dito na napakabilis ng proseso ng trabaho sa paggawa pag ginawa ninyo yung pamamaraan ng steel framing. Okay. Dumating na yung panambak natin at magdadagdag na tayo ng panambak dito sa loob para mas tumaas yung elevation ng kanilang flooring. Habang inahanda yung paglalagay ng mga bakal sa flooring natin, sisimulan ko ng i-shoutout yung mga ka-ideas natin na nag-comment nung nakaraang videos natin. So, unahin na natin dito si Yel Vlog Works 5878. Ayan, shoutout sa'yo. Shoutout natin si Princess Suarez. Ayun, shoutout po sa inyo. Shoutout natin si Alan Ferrer. Ayan, from Jeddah, KSA. Shoutout natin si Jason Lansangan. Ayan. At kay Jeronica Carinion Lansangan, Ethan Gilbert Lansangan, kay Jose Lansangan, at kay Susana Lansangan. Ayun. Shoutout po sa buong family ninyo. Shoutout din natin si Brent Salam. Ayun. From Baguio City. Shoutout kay Rodolfo Piocuento. Ayun. Thank you po. At maraming salamat din kay Gis Dilote. Ayun. Shoutout po sa'yo. Shoutout kay Ayesa Vienni Cabrera. From Ruhas, Palawan. Shoutout kay Team Joe Amps TV. At shoutout natin si Lakay Leo Vlog OFW from Mangaldan, Pangasinan. Ayun, yan po yung mga shoutout natin dito sa video nito. Ngayon, sa mga susunod na videos natin, kung gusto mong ma-shoutout, mag-comment ka na ngayon sa baba, tapos like mo na rin yung videos natin. At antayin po ninyo sa susunod na video na mabanggit yung pangalan po ninyo. Okay, ituloy na natin yung videos. Sa pagpapatuloy, meron akong ipapakita sa inyo na isang paraan para magkaroon ng design na moldura yung mga drywall na mga bahay. Gagamit din tayo mga ka-ideas ng metal flooring at Hardiflex tsaka rivets para magawa ito. Kukortihan po natin ito na parang moldura na nakapalibot ito sa buong bahay na ginagawa natin. Ito ay nakatapat sa dugtungan ng Hardiflex at ng konkreto upang maitago yung imperfection nito. At dahil yan naman po ang dahilan kung bakit tayo gumagamit ng drywall para matakpan yung mga hindi magagandang parte sa bahay natin at gawin itong mas maganda. Katulad na lamang ng makikita ninyo sa paglalagay ng design dito sa bahay na ito. O, diba? Pagkatapos mapalibutan ng drywall na moldura, hindi na mapapansin ang dugtungan ng konkreto at ng Hardiflex. O, diba mga ideas? Isang panibagong idea na naman ang nakuha natin. Pagkatapos, hindi lang mang dyan ang ating lalagyan ng drywall, kundi pati mga bintana natin. Maglalagay tayo ng mga design dito na siguradong magbibigay
nagbibigay sa inyo ng bagong idea na kahit drywall ang bahay, pwede itong pagandahin ng parang konkreto. Abangan po ninyo mga ideas yung finale nito at makikita ninyo yung resulta ng ginagawa natin. Lahat ng bintana, mga pinto, ay lalagyan natin ng ganitong design. At ang sukat naman nito ay merong 1 inches magmula doon sa kanto ng bintana natin. At pagkatapos, 4 inches naman po yung lapad ng ating muldura na drywall. Ang kapal naman nito ay tamang-tama para sa isang metal flooring na ang sukat naman ay 2 inches. Ayan, so nakikita nyo dyan mga ideas, ganyan ang itsura niya. At dito rin naman sa likod, maglalagay din tayo ng drywall. Dahil dito po ay merong konkreto na hindi maganda ang pagkakagawa. Kaya naman tatakpan natin ito ng drywall gamit yung metal flooring natin at ng hardiflex. Alam ko mga ideas na gusto nyo nang makita yung resulta nito, lalo na kapag napinturahan natin at nalagyan na natin ng mga design. Kaya abangan po ninyo sa susunod na videos natin ang magiging resulta nito. Hanggang dito muna ang part 2 ng pag-renovate natin sa bahay na ito. Kita po tayo sa susunod na episode kung saan makikita nyo na ang resulta ng paggawa natin sa bahay na half concrete at half drywall na bahay na ito. So muli mga ka-ideas, maraming salamat sa panunood ninyo. Like and subscribe po at huwag kalilimutan. Comment po kayo para sa shoutout sa next videos natin. Alright!